Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mabuhay sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung ngayon alam mo ang dapat namin gawin. Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Kanya din ang gawin ng mga may pagkain ng tulo niya. Dumating din ang mga publikan mo ang pabinyag at itinanong niya sa kanya. Guru, ano po ang dapat namin gawin? Sumunod siya. Huwag kayong sumingin ang higit sa dapat sumingin. Tinanong din siya ng mga kawan. At kami, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong maghihingi kami naman sa pamamagitan ng pamiliin o nagpapaparatan ng hindi totoo. Masihan kayo sa inyong sahod sa loob niya. Nagahari sa mga tao ang pananabig sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng maraming subuan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibigyan mo kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibigay sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa amin. At hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang kanyapa. Hawak niya ang kanyang kalikay upang alisin ang dayami. Pinipunin niya ang bigo sa kanyang pamanin. Ngunit ang ipay susunuhin sa apoy, naging mamatay kailanman. Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mabuting na namin, Panginoon Jesus Christ. Mabuting. Pag-inagay po sa inyo lahat. Sa pag-untos ng kanyang mabuting, Misa Toil Party ng Gitaile, atin po ngayong papakinggan ang kanyang pastoral letter kasabay ng pastoral statement ng Catholic Bishop's Conference of the Philippines. Mga kapalito kay Cristo, unang araw na po ay simbagay. Sa siyang araw na darating, sasamahan natin ang mahal na Birhen sa siyang nagwanyang pananabig sa kapanganakan ni Jesus. Ngayon din po ay Gallo-Dec Sunday o Linggo ng Kaganapan dahil malapit na ang anak ng Diyos. Tunay siya Emmanuel, ang Diyos ay nasa piling natin. Ang pangalan na Yesus sa pagkatang lintas ng Diyos. Kaya sinabi ni Soponias sa unang pagbasa, huwag kang malakot, huwag mangina ang iyong loob. Kaya sinabi ni San Pablo sa ganoong pagbasa, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang kasiguruhan ay nililigtas tayo ni Jesus ang dahilan ng ating kakalahan. Kahit kumakalat tayo sa mga kabalimunahan, pagdurusa at hiwaan. Hindi natin kaya nililigtas ang ating sarili. Si Jesus ang magliligtas sa atin. Ang kakalahan ni Kristo ay umuwi sa pagbabalik-loob kay Kristo at sa kanyang daan. Ang pagbabalik-loob kay Kristo naman ay umuwi sa pagbabalik-loob tungo sa pag-ibig sa lukha, sa katotohanan, sa kakaramuhan, at sa paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Ito ang mga sinabi ni Juan Bautista. Nanarawakan ko sa inyo, mga Katoliko, sa Diocesis ng Manila. Nagawin ka na ang inyong kasiyahan sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga taliwas sa Ebanghelyo upang sumunod kay Jesus. Ngayon, umiingit na naman po sa pinto ko sa RHD, nananawagan ako sa mga mababata sa Kongreso at Senado na tagawin si Jesus ng may kagandahan. Ang salita kagulungan ni Jesus at hindi ang kumano-anong mga tao salita o kagulungan ang pinakalikaran upang mabubog ang buti o konsensya. Panalangin mo po na mahinandahin ang daraan ng Panginoon upang makaranas ang mga Pilipino sa kasalukuyan at sa darating panahon ng tunay at wagas na kaligayahan. Sa inyong lahat, sinasabi ko ulit, magalang kayo. Huwag manghina ang iyong loob. Huwag pabalisa. Darating na si Jesus. Nababasa niya ang tatapos sa puso ng tao.
Ibawas mo niya ang lahat ng mali. Malapit na si Jesus. May dalya, Luis Antonio G. Cardinal Parle, at Subispo ng Maynila. Contraception is corruption. As we begin the 9-day Misa de Gallo today, our thoughts were to John the Baptist, the one who points to Jesus, the Christ child. People came to him to ask, what then should we do? Because their hearts were filled with expectation for the Messiah. They needed reason to hope. St. John the Baptist told them to share what they had, to act with justice, and shun extortion. Today, our question as a people of God regarding controversial marriage bill may be the same. What then should we do? On behalf of the President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, I reiterate the collective discernment of the Philippine bishops that the Irish bill, if passed into law, can harm our nation. Contraception corrupts the soul. The Irish bill is being gift, wrapped to the right gift for maternal health care. It is not so. It will lead to greater crimes against women. The poor may promise a better life through the Irish bill. It will not be so. The poor can rise from their misery through more accessible education, better hospitals, and lesser government corruption. Money for contraceptives can be better used for education and authentic health care. The youth are being made to believe that sex before marriage is acceptable, provided you know how to avoid pregnancy. Is this moral? Those who corrupt the minds of children will invoke divine wrath on themselves. The reproductive health bill, if passed into law in its present form, will put the moral fiber of our nation at risk. As we, your bishops, have said in the past, a contraceptive mentality is the mother of an abortion mentality. The wide entry accessibility of contraceptives, even to the youth, will result in the destruction of family life and greater violence against women. What then should we do? We congratulate the 104 congressmen and women who voted no to the Irish bill. You have voted courageously, despite our pressures, to stand up for what is right and true. The church will remember you as the heroes of our nation, those who have said no to corruption, and who care for the true welfare of the people, especially the poor. May you continue to be steadfast and not waver in your stand against moral corruption. What then should we do? We believe the 64 congressmen who have not voted to be enlightened and stand up for the truth. As St. John the Baptist directed the people to justice, we call on you also to seek justice for the Filipino people. The Church teaches us to follow our conscience, the inner sanctuary where we are alone with God. But such conscience must be formed and informed according to the universal values that are common to all human persons. The truth is that to be pro-child, pro-mother, and pro-poor, we must resist all threats against them. And this is justice. Stand up for it. Defend it. Do not be swayed by worldly pressures. And be the champion of the people who voted for you. God knows and sees what we are doing. What then should we do? We admonish the Filipino Catholic faithful to share with those who have less this Christmas, but also share in praying that our congressmen and women will be faithful to their call to serve the true interests of the Filipino people. This means upholding life, saying no to contraception, which is corruption, and being faithful to the Christ child
who was pro-woman, pro-child, and pro-poor. From the Cathedral of St. John the Evangelist, Cebu City, December 15, 2012. For the President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, currently out of the country. Signed, Socrates V. Villegas, Archbishop of the Cebuan, and Vice President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pag-ilagay po muli sa inyong lahat. Tulog na po yan ako. Ang sabi po ng Kardinal na pinig sa kanyang liha, natulog po yan ako. Pag-ilagay po sa inyong lahat. Kasi naman po pala. Kung ating matatagaan ang mga pagbasa natin ngayong linggo ito, isang tema ang siya pag-ibig na paulit-ulit. So, sa unang pagbasa, sa pangalawang pagbasa, may hindi sa ating Ebanghelyo. Ano yung sagot na yun? Maganda ka. Kung mag-iingan, ang utos at paalala ng maganda ka ay hindi lamang isang simpleng pagiging masaya. Hindi lamang isang simpleng maganda pagganda. Pagkos isang kagandahang wagas na wagas. Isang kagandahang hindi na uubos. Isang kagandahang walang hanggan. Ngayon tayo ay patuloy na naghahanda sa pagdating ng Diyos sa ating buhay. Sigurado ako, tinatanong natin sa ating sarili. Kailan ko makakamtan ang tunay na kaligayahan? Meron isang sikat na telenovela kung sabi, gusto ko rin lumiyan. Kailan ko rin natin makakamtan, makalanasan ang magdapang kaligayahan ang inaasahan ng bawat isa sa atin? Malinaw na pinapaalala sa atin na ating mga pagbasa ang paraan at daan upang ating makamit at tunay na maranasan ang kagandahan para sa atin. Una, ipinapaalala sa atin na ang tunay na kagandahan ay ang pamumuhay na nakaugat kay Jesus. Sapagkat ang buhay na hindi nakaugat kay Jesus sa kabila ng tagumpay, sa kabila ng kayamanan, sa kabila ng gulot ng bawat tagumpay na ating naranasan, patuloy pa rin ang ating kalungkutan. Pansinin po rin, sa kabila ng yaman na patuloy natin naranasan sa mundo ito, sa kabila ng tagumpay na patuloy natin nakakamit, hindi mo rin makakataon na sa kabila ng lahat ng ito, malungkot pa rin tayo. Sa kabila ng lahat ng ito, may hinahanap pa rin tayo. My dear friends, let us always remember, not all pleasures will make us feel happy. Hindi naman daw po lahat ng masarap at masaya kaligaya. Ito ang siyang mga paalala sa atin. Kung ibig natin ang tunay na malagdaban ang kagandahan sa ating buhay, iunap ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Simple po lamang. Mainam at tanungin ang ating mga sarili bago po tayo matulog ngayong gabi. Ano ang mga sanhi ng aking kaganahan? Siguro po ang magiging sagot po ninyo bago gali. Pagpagdala yung cellphone. Posisyon sa opisina. Tatagahan po ninyo. Patuloy tayo makakaranas ng kalungkutan sapagkat ang tunay na kaligayahan ay wala sa kayamanan. Tunay na kaligayahan wala sa kalungkutan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ang magiging ugat at ating pamumuhay sa ating Panginoon. Ang pangalawang paraan upang ating maranasan ang tunay na kaganaan ay ating napakinggan sa ating Ebanghelyo. Ano sabi ni Pagbautista? Nang tanungin siya ng mga tao na nang binitagan, ano po ang dapat namin gawin? Lumapit sa kanya mga maninig na bulis, lumapit sa kanya mga parang
kanyang mga sundalo at mga kawan. Ano ang kanyang paalala? Simple po lang. Gumawa ng mabuti sa tao. Gumawa ng tama. Ito yung pangalawang paalala ko para sa ating mga minamahal at mga kawan. Ang tunay na kagandahan ay hindi ang mga bagay na pwede natin gawin para sa ating sarili. Magkos makakawin natin ng tunay na kagandahan kapag meron tayong nagawa para sa ating kapwa. Ngayon yung ito ay natawag din ang linggo ng kagandahan. Ano ang hamon para sa atin? Ngayon po ito ang linggo ng kagandahan, pinapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin sa loob ng simbahan ito ay magsilbing isang instrumento at inspirasyon upang maramdaman ng ating kapwa ang kagandahan ng kanilang hinahanap. Halimbawa, ang mga magulang o may pamilya na natin pa ngayon, pag-uwi po ninyo ng inyong tahanan, yakapin ninyo ng mahigpit ang inyong mga anak. Nang maramdaman nila na meron pa pala sila ang mga magulang. Ang ilan sa atin na meron mga hindi na kausap na ating bahay. Isang magandang regalo na ibigayang kapatawalan upang kanilang maramdaman ang tunay na kagandahan. Ang ilan sa atin na hindi marunong magkaloob sapagkat nakatakot tayo mawalan, isang magandang pagkataon upang maging instrumento ng kagandahan ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay. Ito ang siyang pangalawang paalala sa ating mga minamahal ng mga kapatid kung paano itunay ng mga kapatid ang kagandahan sa ating buhay. Ang pagawa ng mabuti, ang pagpili sa tama. Ang pangatlong paraan, maraming masabing tunay tayong namumuhay sa kagandahan ay ating makikita sa pagkatao sa mga bautista. Alam po ninyo, may mga tao na pinatawag ng photogenic. Ito po yung mga tao na pag-pinituran, maganda ang registro sa camera. Maganda ang itsura sa picture. Bakit po nagiging maganda? Sabagat ang mga tao ng photogenic, sabi nila, wala daw angulo. Kahit sa matignan, maganda. Kahit sa anong direksyon papunta, maayos. Photogenic. Bakit? Sabagat ang salitang photogenic ay nagyayin sa dalawang salitang photo at genic. Ibig sabihin ng photo, ilaw, liwanag. At ang genic, tagapagbigay, nagkakaloob. Ibig sabihin, ang isang taong photogenic, maganda ang rehistro ng mukha sapagkat nagliliwanag. Pansinin po ninyo para sa mga magsingilog o mga mag-boyfriend, girlfriend na nalang mo ngayon. Hindi ba kapagkasama ninyo ang mga minamahal? Walang sinabi ang nakalulo ng pitis sa pagliliwanag ng inyong mga ngiti. Ang isang tao maganda ang pinagdaraanan o meron maiisip na maganda sa kanyang buhay, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Bakit? Sapagkat meron din na nagbibigay sa kanyang buhay. Mga minamahal ng mga kapatid, ito ang siyang pangatlong paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon ng linggo ito. Tunay natin masasabi may kagandahan ang ating buhay kung ang ating pamumuhay ay nakapagbigay ng liwanag para sa kapwa. Ano ang ibig sabihin ito? May mga tao kung titignan natin, mukha naman okay. Kung titignan natin, mukha naman mabait. Mukha naman walang ginagawang kalokohan. Mukha naman photogenic. Pero ano yung mahigpit na paalala sa atin ang ating Panginoon na nagtitig sa mga Bautista? Ano ba ang paalala? Tumirin ang pamumuhay. Tayo ng mga Pilipino, tayo ng mga tao, mas sanay tayong pangalagaan ang ating reputasyon. Kaysa tumilin at ayusin ang ating karakter. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag sinabi ng reputasyon, kapag nakita ng mga tao na si brother, mabait yan. Pag po ba tayo lang mag-isa sa ating
reputasyon. Ang reputasyon, kung ano ang tingin ng kapwa natin. Pero mas meron mahalagay sa reputasyon. At ito ang ating karakter. Ibig sabihin, kapag sinabi ng kapwa natin si sister, mabuting tayo lang. Kahit wala na tingin, kahit wala na nagmamasid, mabuti pa rin ang ginagawa natin. Ito ang siyang maikli kapalad sa atin upang tunay natin makamita ang kagalangan sa ating buhay. Ang pangalagaan ang ating pagkapal. Ang sabi ni Herbert Show sa isa sa ating mga sulat, bantayan mo kung ano ang iniisip. Sabagat kung ano ang iniisip, magiging ito ang iyong sinasabi. Bantayan mo kung ano ang iyong sinasabi, sabagat kung ano ang iyong sinasabi, ito ang iyong magiging gawin. Bantayan mo kung ano ang iyong ginagawa, sabagat kung ano ang iyong ginagawa, ang iyong magiging pagkatao. Bantayan mo ang iyong pagkatao, sabagat kung ano ang iyong pagkatao, ito ang iyong magiging bukas. Matakit po ninyo, ng kalagaman sa simpleng pag-isip, ito ang siyang magtutukoy ng ating pinagamasan. Ito ang siyang maghahatid at magtutukoy sa atin ng ating tunay na kapalaran. Kaya na ito po yung mahigit na paalala sa ating mga minamahal mga kapatid. Tunay tayong magkakaroon ng pag-alaman kung hindi naman natin pakakailin ang ating reputasyon. Pag usapin pagsusulitan ang mabuhay ng tao sa pamamagitan ng ating kapatid. Pangalawa, ipinapaalala sa atin ni Juan Bautista na tunay tayo ng magsisilbing liwanag ng sanlibutan sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa. Ano po ninyo, may usap kaibigan na ibinahagi niya sa atin na araw-araw ng kanyang buhay, bahagi ng kanyang panalangin sa araw-araw, ay ang panalangin huwag siyang magsilbing daan ng kasamaan ng kanyang kapwa. Kung paninitingnan, isang napagandang panalangin. Sabi mo kayo hindi ganito, parang hindi ko yata matatanggap ng dahil sa akin nagkasala ang kapwa. Parang hindi yata magandang tingnan ng dahil sa akin halimbawa na masama, ginaya ako ng aking kapwa. Ito yung mahigpit na paalala sa atin sa pagiging liwanag ng ating pamumuhay. Ang magsilbing mabuting halimbawa. Sumunod po mag-ingat na tayo ng ating mga sarili bago tayo mag-upload ng mga gabi. Ang ating mga pamumuhay na pinapakita sa ating kapwa, sa ating pangkayanan, ay nag-uwi at nag-upuro para sa iba na mas maging mabuti. Noong isang libro, meron isang kabataan lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Father, sinagot ko na po yung nangiligaw sa akin. Paano po malalaman na siya po talaga yung dalaking para sa akin? Sabi ko naman sa kanya, ikaw naman, wala pa yata kayo isang buwan, iniisip ko na kayo na kayo mo magkakatulong yan. Pero ano sabi ko sa teenager na babae? Sabi ko sa kanya, hindi ko naman masasabi kung siya talaga ang lalaking para sa iyo. Pero yung mga may pinupalan, isa lang mo yung masasabi. Siya ang lalaki o tao para sa iyo, kung ang tao nito, mas natutulungan ka ng maging mabuting tao. Sabagay po ang lalaking sinagot mo, nagdadala sa iyo para mas maging masama, nagdadala sa iyo para mas maging suwain na anak, hindi siya ang kapag-dapat para sa iyo. Ang siguro po, ano po siya magandang paalala para sa ating lahat? Ang ating mga halimbawa, ang ating mga mismong pamumuhay, ang mga taong sinasamahan natin ay nag-uwi sa atin para mas maging mabuting nila lang. Mas maging mabuting nila. Sa pagpapatuloy ng ating pag-iwa, mga minamahal ng mga kapatid, tunay na magbibigay ang sanlibutan sapagkat sa pamamagitan ng ating pamumuhay na nakaugal kay Jesus, makakapin natin ang tunay na kaligayahan. Tunay na magbibigay ang sanlibutan na babago sa kaliliman,
sa pamamagitan ng mga bumunting kabutihan na palaging natin ginagawa. Muna yung kapag-iingi ang ating pamumuhay. Sabagay sa kabila ng bilim, ng mundong nababalot ng maraming kaliliman, pagsisilbi tayo ng isang buwan bautista na giliwanag sa gitna ng maraming bilim. Sa pagpapatuloy mo na ating pagdiriwang, ilang araw na lamang Pasko na. Ilang tulog na lamang Pasko na. Isang magandang paalala para sa ating mga sarili. Kumusta ang ating pamumuhay? Tayo ba ay nagsisilbiliwanag sa kaliliman? O ating pamumuhay ay isang pamumuhay na naglalagay ng bilim sa sanigod? Hiningin natin ang tulong at pangalain ng mahal na Birhen nang sa gayon ating mamamit ang tunay na kaliliman sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, sa pamamagitan ng ating halimbawa, sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen.